Hi guys, welcome to Sip Na Yan. In this video ay turin natin yung series natin on PEMDAS, no? And sa video na to pag-aaralan natin kung paano ba i-compute yung mga operations na merong multiple groupings, no? In particular, nested groupings. Pag sinabi natin nested groupings, ito yung mga groupings within a grouping. So for example, yung number 1, meron tayong group. Denoted by parentheses. Meron tayong inner group and then the outer group denoted by the square bracket. So pag ganito, ang ginagawa natin is inuuna natin yung nasa loob. Yung pinaka-inner muna palabas. Okay, so let's have our first example. So yung nasa labas ng pinaka-inner group as is na muna. Hindi natin gagalawin. So ito na parang 7 minus 2 times 14, no? Minus... Dito tayo magbabago sa loob. So, meron tayong exponent, meron tayong multiplication, tsaka meron tayong addition. So, sa PEMDAS, no, just a brief review, unahin natin yung nasa loob ng parentheses. No? Tapos, pag na-simplify na natin yan, i-simplify natin lahat na exponent. No? And pagkatapos ay multiplication and division, whichever comes first. No? And then after that, addition and subtraction. Whichever comes first doon sa operation na yun. Now, whichever comes first, kung hindi nyo panapanood yung mga previous video, ibig sabihin yan, from left to right yung ano natin. No? Yung both na to ay from left to right. I strongly suggest na pag hindi nyo panapanood yung mga previous videos natin, panoorin nyo na sunod-sunod, no? Kasi maraming nagkakamali dito. No? So, start kayo sa part 1. Okay, so balik tayo dito. 3 squared plus 4 times 8. So, may exponent, may addition, may multiplication. Unahin muna natin exponent. So, magiging 9 plus 4 times 8. And then, as is pa rin, ipat na natin tapos to, 7 minus 2 times 14 minus 9 plus 4 times 8. Meron tayong multiplication, meron tayong addition. So, nauna yung multiplication sa addition. Therefore, unahin natin yung 4 times 8. So, magiging 9 plus 4 times 8 is 32. And, hindi pa rin natin tapos yung inner group, no? So, magiging 7 minus 2 times 14 minus, what is 9 plus 32? That's 41. Okay. So, ang transition is that dito, siya ay grouping symbol. Dito, hindi na siya grouping symbol. Yung parenthesis natin dito, no? Pag-grouping symbol, ibig sabihin may operation ka. So, this is just simply a parenthesis. In fact, pwede natin ito tanggalin, no? Okay, so what is... tapos na natin yung sa loob, no? Dito na tayo sa labas. What is 14 minus 41? Is it negative 27? Tama ba? So, 41 minus 14. That's negative 27. And what is 7 minus 2 times negative 27? That's 7 minus... What is 2 times negative 27? Negative 54. And 7 minus negative 54 is 61. So, pwede natin i-check ng, using Microsoft Excel if this is indeed equal to 61. No? So, number 1, we have 7. So, pag Excel lang ginagamit nyo at gusto nyo i-check yung PEMDAS nyo, just type equal sign and then type your expression. 7... minus 2, no? So, pag ganito, this is multiplication kasi wala siyang sign in between. No? Pag meron kang number and then parentheses or grouping symbol and walang sign in between, ibig sabihin multiplication yan. And sa Excel, pag namumultiply ka, dapat meron kang asterisk. No? So, hindi siya gumagana na ano lang, parentheses lang.
And isa pa na dapat yung tantaan is hindi siya sa Excel hindi gumagana yung square bracket. Dapat puro parenthesis to, no? So 2 times 14 minus 3 squared. This is parenthesis siya. Minus 3 squared plus 4 times 8. This is 14 minus 3 squared. 14 minus 3. Another parenthesis, diba? 3 squared plus 4 times 8. Yung times ulit is asterisk, no? And then, yun na yun. And then, close parenthesis. Okay? Makikita nyo naman kasi ito, this parenthesis is paired with this parenthesis. No? Hindi sabihin, isa ka pang close. Isang close pa tayo. Kasi may dalawa tayong open parenthesis and isa lang yung close natin. Ibig sabihin. Yan. Okay, so, dapat 61, no? Yung ating sagot. No? Let's see. Okay, tama. What about sa number 2? Siguro burahin ko itong nasa taas, no? Para meron tayong space. Then, kopyahin ko na lang itong ano. So, 19. Sadly, medyo mahirap mag-copy and paste dito. This is a drawing software na hindi siya katulad ng paintbrush na madali. So, tama na ba? 19 minus 5 cubed plus 5 minus 8 plus 2 squared divided by 10. Okay, so, para medyo may space tayo kasi mukhang hindi niya magkakasya. Okay? So, number 2, we have 19. Ito yung pinaka-inner natin, di ba? 19 minus 5 cubed plus 5 minus 8 plus 2 squared divided by 10. So, dito tayo mauna. Yung lahat yan, as is yan. So, 19 minus 5 cubed plus 5 minus, what is 8 plus 2? This is 10, di ba? 10 squared divided by 10. Tapos na natin to. Again, this is a grouping symbol. Ito hindi siya grouping symbol, no? Pag sinabi natin grouping symbol, merong operation sa loob. Merong plus, merong divide, or times, or subtraction. So, pag ito, parenthesis lang siya. Hindi siya grouping symbol. Okay, so, ibig sabihin ng parenthesis lang siya. Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng, hindi actually natin siya kailangan, pwede natin siya isulat as 10 squared. So, pag one question is, pag may parenthesis ka, pwede mo ba siyang isulat na walang parenthesis? No? So, ibig sabihin, pwede itong 10 squared. Okay? So, yun ang ibig sabihin na. Pagkakaiba ng just the parenthesis and the grouping symbol. Okay, so meron tayong exponent, addition, subtraction, division. Dito tayo mauna kasi nandito yung grouping natin. So, pag may exponent ka, tsaka may exponent dito, pwede na yan sabay. No? So, magiging 125. 5 cubed is 5 times 5 times 5, diba? And then, plus 5 minus 10 squared, which is 100 divided by 10. Okay? So, yung iba, ganun pa rin. Uunahin pa rin natin yung nasa loob. No? So, 19 minus... Meron kang addition, meron kang subtraction, and then you have division. Division muna, kasi number 3 yung division, di ba? So, 125 plus 5 minus, ito muna, 100 divided by 10 is 10, no? Again, patapusin pa rin natin ang hindi natatanggal yung parenthesis o yung square bracket, no? So, 19 minus addition, subtraction from left to right, ibig sabihin, unahin natin yung nasa left. This is 130 minus 10.
And again, this is 19 minus, the 30 minus 10 is 120. Meaning, 19 minus 120. This is negative 101. Okay? So, kung gusto nyo, pwede yung 19 plus negative 120. Okay? So, negative 101. Check natin kung tama tayo using Excel. No? 19 minus 5 cubed plus 5. Minus 8 plus 2 squared divided by 10. Minus, oh, parenthesis pala to, no? Sorry. Ayun, nakakalimutan yan. 8 plus 2 squared. Or divided by 10. Divided by 10. Okay. Okay, so, kung makikita nyo, hindi tayo pwede mag-square bracket kagaya yung sinabi ko kanina. So, dapat, ano, dapat parehong parenthesis. Pero dapat pair yung, ano, no, yung close saka yung open. So, may dalawa tayong open, meron na tayong dalawang close parentheses. So, pag nagkamali tayo dyan, o pag pari sobra yung ano natin, yung open natin or close, di magkapareho, mag-error yan. So, is this negative 101? You're correct, no? And so, lastly, we have, ito medyo mahaba-haba ito. Then, we have to copy. Medyo complicated mag-copy dito sa software na to. Para kasi siyang Photoshop. By layer siya. So, number 3, we have 16 plus 9 minus 3 squared plus 11 minus 3 times 4 minus 2 cubed plus 2 squared minus 5. Medyo mahaba siya, ano? Siguro hindi naman ganito sa lista yung ano nyo, no? Teacher nyo. Okay, so tama ba yung pagkakopya? O 16 plus 9 minus 3 squared times... Oh, wala tayong parenthesis pala dito. Ay, dapat meron pala dito. Wala sa original na given. So 3 squared plus 11 minus 3. Ito yung tama, no? So ibig sabihin kulang tayo ng parenthesis dito. Okay. And just double check, yung pairing, parenthesis pairs with parenthesis, square bracket pairs with square bracket, saka yun, curly bracket pairs with curly bracket. So ito yung unahin natin, no? Yung pinaka-inner. So 16 plus 19 minus 3 squared plus 11 minus 3 times 4 minus 2. Simplify na natin ng 4 minus 2. Magiging 2 na lang siya. 2 cubed. 4 minus 2 is 2. And then we have cubed plus 2 quantity squared minus 5. Okay? So as is pa rin, 16 plus 19. Oh, this is not 19 but 9. 16 minus 9. Oh, plus 9. Minus 3 squared plus 11 minus, meron tayong exponent, meron tayong multiplication, meron tayong subtraction, meron tayong addition. Okay, and meron tayong exponent sa labas. Yung sa labas, wala pang problema, hindi tumatay sa loob. Hindi pa natin ito gagawin, yung squaring. So 3, what is 2 cubed? This is 8, diba? And then plus 2 squared minus 5. So, inuuna muna natin yung exponent. No? Kasi exponent ay number number 2. No? So, order of operations and
Siyempre, yung addition naman saka subtraction ay number 4. Tapos, meron tayong multiplication. So, unahin natin ito sa susunod na step. So, this is 16 plus 9 minus 3 squared plus 11 minus 24 plus 2. And then, we have squared and minus 5. So, ito yung inuna natin. Multiplication bago mag-subtraction saka addition. So, 16 plus 9 minus 3 squared plus, may minus ka tsaka may plus from left to right. No? Again, ang karaniwang pagkakamali dito is inuuna nila yung addition sa subtraction. Pag dalawa na lang, dapat addition and subtraction na lang from left to right. Kaso unahin natin itong 11 minus 24 bago tayo mag plus 2. So, 11 minus 24 is negative 13, no? Negative 13 plus 2 squared minus 5. And then 16 plus 9 minus 3 squared plus, this is negative 11. Negative 13 plus 2 is negative 11 squared, no? So, mawawala na yung grouping natin dito, although pwede tayo maglagay nito, negative 11 squared. But this is not a grouping anymore kasi number na lang siya, wala na siyang operation. Hindi na tayo nagpa-plus, hindi na tayo nagpa-minus, hindi na tayo nagpa-times, hindi na tayo nagpa-divide. So, you're just putting a square bracket around the number para i-separate yung negative. Hindi na siya grouping, paano na lang siya. Bracket na lang siya. No? Pero yung sense ng grouping, yung meaning ng grouping, hindi na siya. Hindi na siya yun. So, this is negative, this is 16. No? Plus 9 minus 3 squared. Meron kang exponent, meron kang exponent, meron kang minus, meron kang plus. So, pag may dalawa kang exponent, pwede mo na yun pagsabayan. Magiging 9 plus. What is negative 11 squared? This is positive 121, di ba? And then minus 5. And after that, we have 16 plus 9 minus, again, pag may addition and subtraction ka, from left to right, so magiging, this is 130. Nine muna natin yun, ito, bago mag minus 5. And then 16 plus 9 minus 125. Pwede natin ilagay yan. Pwedeng wala na kasi nag-iisa na lang naman siya number. So, this is equal to, this is addition and subtraction yung natira. Pwede tayo mag left to right, no? Again, pag addition and subtraction, we have 25 minus 125. This is equal to negative 100. So, ito yung pinakasagot natin. Okay, so last is to check. No? Last step is to check. Nako. Pag mali ito, sisigaw ako malakas. So this is 16. Plus 9. Minus. Again, bawal tayo mag-ano, no? Yung curly bracket sa square bracket. Just parenthesis, no? This is 3 squared plus 11 minus 3. 3 squared plus parenthesis again 11 minus 3. Times 4 minus 2 cubed plus 2. Times 4 minus 2 cubed plus 2. Times 4 minus 2 cubed plus 2 squared parenthesis minus 5. Ok,
Okay, so double check natin, no? 16 plus 9 minus, parenthesis, 16 plus 9 minus, parenthesis, 3 squared plus, parenthesis, 11. 3 squared plus, parenthesis, 11. And then we have minus 3. Minus 3 times 4 minus 2 cubed. Minus 3 times quantity 4 minus 2 cubed. Minus 3 times 4 minus 2 quantity cubed. And then plus 2 quantity squared minus 5. Plus 2 quantity squared minus 5. Oh, dapat negative 100 tayo dyan. Oh. Dapat meron tayo another parenthesis. Saan tayo walang parenthesis? So yung meron tayong parenthesis bago mag 3. Bago mag 3, meron tayong parenthesis bago mag 11. Meron tayong parenthesis bago mag 4. Meron tayong close sa 2, 2 and 5. 2 and 5. Bakit kaya? So 1, 2, 3. Ah, okay. Got it. Wala tayong yung ano natin, yung multiplication natin dito, wala tayong asterisk. So, negative 100. Okay. So, tama. Okay. So, yan. Yung ating series on PEMDAS. No? So, siguro ay sapat na yung mga examples natin para matuto kayo. No? And siguro, syempre, kung type nyo pang mag-practice, no? There are a lot of practice exercises in the Sikayan YouTube website. And dito sa siklayan.com, pwede niyong bisitahin yan. Bago ako mag-end, gusto ko invite sa ating YouTube channel, no? youtube.com/user/siklayanph. And then our Facebook page at facebook.com/siklayanph. Siyempre yung website natin, bisitahin. Maraming salamat, I'll see you in the next tutorial.